babies! Welcome back to our YouTube channel. And for today's video, ayan o, last day na namin ngayon sa Osaka. And kung makikita nyo, nandito kami ngayon sa train station ng Osaka. And i-experience namin ang ating, sa akin to. So, experience lang namin yung bullet train no to Tokyo. So yung mga kasama namin is nag-airplane sila. Samantalang kami ay magbubullet train for the experience lang. So, samahan nyo kami experience ang bullet train dito sa Osaka and mag-food trip. Tara! Tinatap ko. Ba't ko tinatap? Insert pala. Hi guys! So, natapos na kami bumili ng aming ticket ng ating bullet train. Tapos, ang pinili namin is yung first class. So, minsan lang naman ito ma-experience. So, nilevel up na namin ang ating experience. No? So, medyo may difference lang sa ordinary and then sa first class, no, of course. Siguro parang nasa 7,500 yung first class and then nasa around 4,000 siguro yung ordinary. Basta 14,000 yen yung sa ordinary and then 19,000 yen sa green card yung tawag nila, no, green first class. Ayan, ang gulo ng asawa ko. Card, yeah. Pero ayan no guys, so, bumili na kami ng baon. Ito yung pinaka-exciting part for us. Kasi kakain tayo. For me. Kasi kakain tayo sa loob ng bullet train. And bumili kami ng bento. Ayan no. Ayan. So, pakita ko sa inyo kung anong itsura nung binilan ko. Ano talaga si Abby guys? Ma-food talaga si Abby. Yes. And mas, actually, mas ma-food si Abby kesa sa akin. Pero ako dati, kaya parang ang bilis kong tumaba. Hindi ako nag-breakfast. Ang ginagawa ko lang, marami akong kumain. Isang bagsakan ng brunch. So, medyo nakakataba pala. Oo, mas nakakataba yata yung isang bagsakan na maraming kain. Ganyan siya kumain. Tatlong beses o apat na beses yung kumakain sa isang araw. Paunti-unti. So, mas nakokonsume ng katawan. Mas nagagamit. Santolan Station. Welcome to Santolan Station. Hoy, hindi. Nasa Japan tayo, hoy. Ang susunod. So, yun na guys. Papunta na kami. Susunod na programa. Ay, right? Ang kulit mo. So, hinahanap na namin yung aming cart. Tama, no? Cart number. Ayan, ganito yung itsura dito, guys. Waitin na mo, parang takos ang ilong ko dito. Parang Sara G, ba't ganun? Sorry! Ano? Sara G? Sara G, guys, Sara G ba siya? Comment down below, guys. Pag may nag-sponsor sa akin. Comment down below kung... Kumatangos ba yung ilong? Kumatangos ba yung ilong? Ano? Kung Sara G ba or Bea Alonzo? Hindi. Woo? Grabe naman yung Bea. Dadyo ko lang guys, huwag nyo na i-comment, malalait lang kayo. So, ang ayos talaga ng ano nila dito, no? Na sistema nila sa pagkuha ng mga basura. Ang ayos. May uniform, naka-gloves. Parang feeling ko, well-trained talaga yung mga tao dito. Saka siyempre, as a tourist, tayo din, para mag-adjust tayo, may kita natin, ay hindi, dito, bawal dito, no? Baka kasi yan, nakakahiya, parang ganyan. So, ikaw na lang talaga as a tourist yung mahihiya na hindi sumunod sa patakaran nila dito, di ba? Nakakatuwa lang. Kahit sa CR, guys, kapag sa CR kami doon, meron talagang kompleto na doon. May bidet na, tapos may tissue, ganyan. Tapos bawat cubicle doon, meron na silang alcohol. O kaya yung, basta yung pangdinis ng toilet bowl. Siyempre minsan, hindi mo naman may iwasan na nagli-leak minsan yung wiwi or ano, diba? So, ikaw na rin talaga mismo yung maglilinis, no? Tapos yung tissue nila is itinatapon doon mismo sa toilet bowl. Kung sa atin, inilalagay pa siya sa garbage can.
dito, parang ganun yata talaga yung sistema nung kanilang ano eh, toilet bowls. Parang kaya niyang tumunaw siguro ng tissue paper. Hindi ko alam kung paano ba, pero parang mas nire-recommend nila na itapon yung mga toilet paper sa kanilang toilet bowls. So mas malinis nga naman yun. Tapos para as a courtesy dun sa susunod na gagamit, nilinisan mo talaga kasi mahihiya ka talaga, lalabas ka cubicle. Tapos madumi. So nakakahiya yun. Parang ikaw na lang din talaga yung makukusa. Sana talaga madala natin sa Pilipinas yung ganun. Yan lang. Share ko lang. So, eto na yung una namin guys. Eto na yung train namin. Sakay na kami. Hey. Thanks, friends pa natin. Halika na. Guys, baby. Ang saya. Biyo na ka. Social media guys. 7A. Hop, punya. Car number 10 is for passenger cars. Pumps are prohibited on stations and trains. Para siyang airplane din guys. Uulitin ko yung sinabi. Para siyang airplane. So, perfect place na para mag... So, ayun guys, mag-update sa vlog ko ha. Ganito yung POV ni Abby. So, ito. Papakita ko sa inyo yung mga ganito. Magkaiba kasi kami ng mga tutuluyan, no? Magkaiba din yung tutuluyan nila Doc Maki, kami, and yung sa ibang TP. So, let's get lost in Japan. Bahala na si Batman. Yun yun talaga. So guys, napag-desisyonan ng lahat na mag-taxi na lang daw. Pero sige, arali namin yan guys. Kausapin ko din yung ano ko. Yung friend, oo. So magpapaturo tayo sa mga friendly natin na local dito, no? So guys, hindi namin alam kung saan kami mag-exit dito. Tapos, hindi namin alam. So, i-figure out natin yan ng sabay-sabay. Charis. And then, meron kaming friend dito sa Tokyo, guys. So magko-call a friend muna kami. Dahil naliligaw na po kami. Charis. Pag nag-trend ba tayo, gaano ba katagal? 40 minutes. Tama pala ako. Tama pala yung narinig ko kanina. 40 minutes. 40. Versus kapag nag-taxi, 20 minutes lang. 20 minutes lang. Pero so, medyo syempre, mahal. Oh, medyo mahal. Pero at least sure na rin, di ba? Oo. Mga ano. Baka kasi pag... Siguro okay lang pag ngayon. Tapos sa mga susunod, dapat trend na tayo sa susunod. Ano? Pila yung taxi. Kita niyo yan, guys. Ayan, nandito. So, pag nilahad kasi namin, guys, 1 hour pala. So, medyo matatagalan tayo. Eh, may mga bit-bit pa tayo, so nakakapagod yun. Bit? Pagod talaga. Ay, taray. Here guys, ito yung lugar nila Doc
dalawa nating docs. Yes, kung gusto niyo magpa-picture kala Doc Albit, nandito sila at yung bahay nila. Tapos yung place namin ni Kevin is 3 minutes away from here. So, kayo. Ang gagawin namin is lalakarin na lang namin. So, sanay naman kami sa lakad-lakad. Nasanay na from Osaka. So, samahan niyo kami. Let's go! So, we are already 501. Here. Wow, ang dilim. So, yeah. 501, sige nga. Gets na kaya ng aking asawa. Ah! Yabang. Hinirapan kasi kami. Na-open. Okay. Yes naman. Saka ano yan? Sige, baka kailangan hinahin na na. Ayun, ano yan? So, may mga flyers na ganito. Mga flyers. So, inaalam namin guys kung paano bubuksan ang aming pintuan. So, nandito na kami ngayon guys sa harapan ng aming pintuan, no? Airbnb. Pero, hindi namin siya mabuksan kasi wala siyang key. So, hindi namin alam kung paano pakuhanin yung key. Although, may instruction naman na binigay din sa, ano no, sa PDF or sa website nila. Ngayon, inaalam pa namin kung paano. Para kami ay tuluyang makapasok. So guys, nandito na kami sa pangalawang Airbnb Tokyo. Pahinga muna kami and so far so good. And ayun. Wow. Parang ngayon lang namin naranasan ito ni Abby. Parang ganda lang. Totally different.